daw ang eleksyon ngayon sa Paranaque. Para sa detalye, live na magbabalita si Mobile Journo Yeda Pascual mula sa Paranaque. Yeda, nasaan ka eksakto ngayon sa Paranaque at kumusta? Very much na tayo sa Paranaque Elementary School Central. Ang pinakamalaking mall po sa Paranaque. Natayag na sa maliit. 10,000 ang boboto rito sa sinasabing isa sa pinakamakulay nilang naging eleksyon. Pangalawa sa pinakamalaking barangay sa Paranaque City at pinakapinag-uusapan ngayong darating na eleksyon ang Barangay San Dionisio. Sa apat na tumatakbong kapitan kasi, dalawa ang magkapatid sa ama, ang kasalukuyang kapitan ng barangay na si Pablo Olivares. At ang kapatid nila, walang iba kundi ang mismong mayor na si Eric Olivares. Si Shanine, 13 taon na sa politika, nagsimulang SK chairman at naging kagawad ng Barangay San Dionisio. Nakuha niya ang suporta ng kanilang ama. Naintindihan ko yung barangay, kabisado ko yung barangay, nanilbihan na po ako dito sa barangay natin sa San Dionisio at meron po akong puso at meron akong isip para maglingkod sa ating barangay. Si Eva naman nagsisimula pa lang napasukin ang politika. Pero kuha niyang suporta ng kanyang mga kapatid na si Mayor Eric at Congressman Edwin. Kasi po sisiguraduhin natin makikita nila at mararamdaman nila ang pondo ng Barangay San Dionisio. Pero bukod sa kanila, may dalawa pang kandidato, si JB Cruz at Arlette Lopez. Si JB first time na hatakbong kapitan, pero walang aatrasan. Mahirap po pero susubukan po natin para po sa mga taga San Dionisio. Eto, hindi rin papatalo. Si Arlette Lopez, nabiyan na ng social media star na si Makajiji. Gusto sana namin ipahatid sa inyong lahat na sana sa bago naman kayo. Sumubok naman kayo sa bago. Bagong apelido, bagong muka, at syempre bagong utak. Kapag eleksyon, may mga issue ng vote buying. Pero sa Barangay San Dionisio, ang problema raw ay yung mga flying voters. Totoo po yun, alam po namin galing po ng Laguna, galing po ng iba't ibang mayroon sa Tagaytay, pero sa amin po, hindi po big deal sa amin yun kasi wala naman po kaming magagawa. Kami, ordinaryong tumatakbo lang kami na gustong lumaban ng patas. Ang apat na kandidatong ito ay pare-parehas na umaasang magiging kapitan ng Barangay San Dionisio. Ano kaya ang mensahe nila sa mga kapwa nila kandidato? Harapan-harapan, namimili ng boto, nagtatanggal ng tarpaulin. Ang mga nagtatanggal ng tarpaulin ko, mga kapulisan, anong klaseng liderato yung aasahan natin kung ganyan sila? Doon pa lang, yung attitude nila, makikita nyo na. Sana po sumunod tayo sa mga kailangan dapat sundin sa COMELECO para maging peace and safe yung ating darating na eleksyon. Good luck to all of us. I don't really have any particular issues with the other candidates, but I am hoping that we will have a peaceful, honest, and clean election. Sana po maging fair po ang laban natin sa October 30. Dahil ang eleksyon po para sa akin isang araw lang po. So sikapin po natin na maging patas po ang laban. Yun lang po. Daniel, bukod sa Paranaque, inikot ko rin kanina yung early voting na ginawa sa Muntinlupa. Bumoto dito yung ating mga senior citizen, Buntis at PWD. Kumbaga talagang naglaan ang oras yung Pomelec sa kanila para hindi na sila mahirapan pa magkipagsiksika na sumabay sa dagsaan ng tao ngayong regular voting hours na. Nagsimula ng 5 a.m. at natapos ito ng 7 a.m. Sa mga oras na ito dito sa Paranaque, tuloy-tuloy pa rin yung datingan ng mga boboto at parang hindi nga nang uubos. Gaya sa iba pang mga lugar, 3 p.m. din magtatapos ang DSK dito. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journo Yeda Pascual. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.